All right, we are now live. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat na nanonood ngayon. I hope you are all doing fine and I hope na nakapag ano na kayo. Dinner na. Kung sakasakaling hindi pa, pwede naman kayo mag-dinner habang nanonood kasi magkakwentuhan lang naman tayo dito. All right, so magandang gabi sa inyong lahat. Kung saan parte man kayo nanonood ng mundo, and mag-shoutout muna tayo. Eh, bago pala yun, mag-comment muna kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Okay, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Kasi baka hindi nyo ako naririnig. Baka ako lang nakakarinig sa sarili ko. Eh, bago tayo magsimula. Okay, naririnig ba ako? Klaro naman yung aking boses. Comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Habang naglalagay ako ng aking hikaw. Okay, good. That's good. Okay, naririnig naman. Buti naman kung ganun. Alright, so shout out sa mga nandito na. So pinakaunang nag-comment, si Mylen. Okay, si Mylen. Parang last week hindi ikaw yung pinakauna, Mylen. Parang na-strike ka, no? May nakatalo sa'yo. na unang nag-comment. Okay. So yan, si Mylen, si Naminia, Ralph, Mary, Vivian, Rini, Roni, Cheryl, Arvin, Perlan, Skyline, Marlita, Hannah. Eh, maganda kami sa inyo. Si Jaybel. Okay, maganda kami sa inyo. Meron ba ditong first timer? First time umatenda ang ating ano, Q&A session? Ating Facebook live session dito sa Ethical Nation. Meron ba sa inyo first time? Or first time akong maririnig na magsalita ng live? Meron ba? Para at least may idea ako. Kung sakaling meron, comment kayo dyan, no? Para mabigyan ko rin kayo ng, ano, ng special na shout out. And ano pa nga ba? May sasabihin ako, nalimutan ko. Ayun, so i-mention nyo na ang inyong mga kakilala friends, downlines na network marketers na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. Now, make sure na network marketer sila. Okay, huwag kayong mag-a-add dito sa group ng hindi network marketer kasi magagalit sila sa inyo. Dahil, bakit nyo sila ina-add dito? Wala silang kinalaman dito. So, make sure na yung i-add nyo at i-mention nyo ay mga network marketers na din. No, para, ano, para magkaintindihan tayo dito sa pag-uusapan natin. Okay? And pwede nyong itanong dyan yung mga gusto nyong itanong regarding your business, kung saan ka nahihirapan ngayon. And request ko, okay, request ko as much as possible, no, huwag nyo na sanang itanong yung mga technical na typical na tinatanong, lalo-lalo na yung paano mag-invite, kasi marami akong video niyan sa YouTube. So, pwedeng doon na lang nyo panoorin. Paano mag-follow up, paano mag-close ng deal, sumagot ng objection, mag-present ng business. No, meron na niyan mga yan. Skills na training na ganyan. Meron na sa ano, meron na dun sa YouTube channel ko. And mas maganda na yun yung panoorin nyo kasi yun yung mas makakatulong sa inyo dahil mas kompleto yun. Okay, mas kompleto yun. Kumpara dito, na limited time lang yung meron tayo. Okay, hanggang 9 PM lang naman tayo dito. So, meron pa tayong 50 minutes na natitira. So, more on personality development, leadership, mga ganyan, mindset, yan. Yan yung mga inire-recommend ko na itanong nyo kasi mas marami kayong matututunan pagdating doon. Kasi katulad nga nung mga paulit-ulit ko na sinasabi previously na kahit anong skills kasi yung matutunan mo, kung mali yung way of thinking mo, mali yung mindset mo, walang kwenta rin yung skill na yun, eh. Diba? Especially kung ikaw, ito, comment ka dyan kung malakas ang loob mong umamin, na marami kang nang na-try na kung ano-anong mga strategy, pero hindi mo pa rin nakukuha yung result na gusto mo. Diba? Ang dami mo nang na-try na kung ano-anong strategy, sabi ni coach ganito, okay to, sabi ni coach ganito, ayos to, sabi ni ganito, power to, powerful to, tapos, pero hindi mo, ginawa mo yun, pero hindi mo pa rin nakukuha yung result na gusto mo. Comment ka nga dyan kung ikaw yun. Comment ka dyan kung ikaw yun. No? Para mabigyan ko ng point yung sinasabi ko. And yun, ulitin ko, reminder sa mga nag-mention, make sure na network marketer sila, ha. Make sure na nasa business na din sila, ibig sabihin nun. Nasa business na rin sila and na-add nyo sila dito sa group. Kasi kung di nyo sila na-add dito sa group,
ay hindi rin nila ito makikita. So make sure nasa business na sila. Pag wala pa sila sa business, huwag nyo silang i-add dito. Okay, para dun sa aking mga pinakamamahal kong mga members na dun sa kabila, dun sa isa, yung community natin, dun nyo sila i-add. Kung hindi pa sila, ano, kung wala pa sila sa business, dun nyo sila i-add. Alright? So yun. Kung ikaw ay marami ka nang na-try na ano na iba't ibang klase ng strategy, marami ka nang na-try na kung ano-ano mga technique na natutunan mo kung saan-saan tapos hindi pa rin nagwo-work, yun na nga yung point ko, yun ang ibig kong sabihin, kasi nga mali yung mindset mo. Okay, yun ang ibig kong sabihin dun. Kaya kahit anong skill yung matutunan mo, kung mali yung way of thinking mo, wala din, sayang. Kaya most of the time yun ang itinuturo ko, more on about tamang mindset. Okay, so yun. Pwede kayo magtanong, i-comment nyo lang yung mga question nyo dyan, itanong nyo. Kung ano man yung mga tanong nyo, kung saan kayo nag-struggle sa ngayon, para masagutan natin yan. Okay, so meron ako nakitang tanong. Okay, meron ako nakitang question dito from Arvin. Okay, si Arvin, tanong niya, ang pagdadaanan po ba na proseso sa online marketing o online selling ay parehas lang po ng proseso na pagdadaanan sa offline marketing? When it comes to mindset, training, personality development, parehas lang. No, parehas lang. Ang pinagkaiba lang naman kasi talaga ng online sa offline ay yung strategies. Yun lang naman eh. Yung strategy. Yung paano mo ginagawa yung business mo, paano ka kumikita sa negosyo mo. So more on sa strategy lang nagkakatalo pagdating sa online and offline. Pero pag mindset training, pag personality development, parehas lang. Pares lang. Pares na pares lang yung magiging training. Siguro nagkakaiba-iba. Kasi lalo-lalo na kung marami na kayong naririnig ng mga klase ng training about ganun nga, personality development, about mindset training, mapapansin nyo na halos pare-pares lang naman yung tinuturo. And yun, ang reason kasi nun ay isa lang naman kasi talaga eh. Na siguro meron lang iba't ibang mga version pero pare-pares lang naman yung pinupunto. Kasi yun naman talaga kasi eh. Like, yung isa sa mga pinaka-typical na huwag kang susuko, di ba? Eh, yun naman talaga kasi, di ba? Hanggat hindi ka susuko, hindi ka pa natatalo. Ba, hanggat nagpapatuloy ka pa lang sa hanggat nagpapatuloy ka sa negosyo mo, hindi ka pa rin natatalo. Kaya mapapansin mo, halos pare-pares na rin lang naman ang sinasabi pagdating sa ano, sa training ng ano, ng online and offline pagdating sa mindset and personality development. Ngayon, based sa experience ko, and hindi lang sa akin, actually, hindi lang. Lahat ng mga kakilala ko na successful, same lang din. O same lang din ang ginawa nila. Na naalala ko, nung nag-start ako, way back, hindi, ano pala to? 2016 na ito eh. 2016 na ito, nung nag-double down. Meaning, nag-commit talaga ako sa growth. Nag-commit talaga ako sa pag-develop ng mindset ko. 2016. Kasi yung 2013 hanggang 2015, ito yung mga panahon na unethical ako, na unethical networker ako. So, madalang yung mga times na ano eh. Madalang yung, committed ako sa pag-aaral, araw-araw pa rin naman, pero hindi ako ganun ka-immersed or hindi ako ganun ka-seryoso. For example, magbabasa lang ako ng, let's say, 30 minutes, isang oras sa loob ng isang araw, ganun. Okay na ako dun. Diba? Unlike nung naging, ano, nagsimula na ako maging ethical networker. 2016, talagang doon ako nag-commit. Dumating pa nga ako sa time na 4 to 5 hours ako nagbabasa araw-araw. Sa umaga. Sa umaga. Kasi ang ano ko kasi, ang naging habit ko kasi ay sa umaga ako nagbabasa kasi morning person ako. Sa umaga ako nagbabasa and then sa tanghali hanggang gabi ako humahataw. Hanggang bago matulog, doon ako humahataw. Okay, way back 2016. So, ganun lang ng ganun yung ginagawa ko and yun yung isa sa mga pinakarason kung paano ko nagawang maging successful sa negosyo ko, sa ethical na paraan. Yun, yun yung mismo na yun, yun lahat ng naipo na yun na mga personality development na training. Kasi na, before na nangyari yun, bago mangyari yun, yung nag-commit ako sa personality development, eh, puro strategies yung hinahanap ko. Kasi nga, gutom na gutom ako sa strategies ng mga time na yun. Dahil akala ko na strategies lang talaga yung kailangan mo.
Kumita naman ako. Yun nga lang, hindi siya nagtagal. No, kumita naman ako pero hindi siya nagtagal kasi hindi dahil sa hindi effective yung ginagawa ko, kundi dahil hindi ko naiintindihan kung bakit ko ginagawa yung ginagawa ko. Basta alam ko lang, ginagawa ko to kasi gusto kong kumita. Gusto kong kumita, yun lang ang iniisip ko. And kung nagsisimula ka, normal naman talaga na ganun yung isipin mo. Sino ba naman ang ayaw kumita? At saka kaya naman talaga tayo nagnegosyo ay para kumita. Pero, na-realize ko din later on na hindi lang naman kasi pagkita yung gusto kong ma-achieve sa buhay. Gusto kong maging successful. Magkaiba na kasi yun eh. Gusto kong maging successful, meaning gusto kong magkaroon ng time and financial freedom. Gusto kong mabili lahat ng mga bagay na gusto ko. Iba na yun eh. Kumpara sa kumita, kumita ka ng ano, kumita ka ng 100 piso, kumita ka. Iba yung ibig sabihin ng successful doon. Hindi ka pa successful noon. Kumbaga, hindi ka pa kino-consider na successful ng society kung ganun. Kasi alam naman natin, 'di ba, pag sinabing successful, ano yung unang pumapasok sa isip niyo? Sige nga, comment niyo nga diyan. Ano yung unang pumapasok sa isip niyo kapag sinabing successful? Ano yung ibig sabihin para sa iyo ng successful? Comment mo diyan. No, hintayin ko yung ano niyo, hintayin ko yung output niyo para at least may idea ko para magkaintindihan din tayo. All right. So 'yun. Halos lahat naman tayo pare-pares ng ano eh, pare-pares ng definition ng success, 'di ba? Maraming pera. Nabibili yung mga bagay na gusto, sariling bahay, sasakyan, ganyan. 'Di ba? Lahat tayo na feed na ganun yung ano eh, yung meaning ng success. And pwede mo naman talagang masabi na kapag meron ka na ng mga bagay na yun, pwede mo naman talagang masabi na successful ka na. And yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko na ma-achieve. So iba na yun. Kapag yun ang gusto mong ma-achieve, ang dapat maging focus mo ay yung personality development training mo. Okay? Yun na dapat ang maging focus mo. Kasi, for example, ganito. Bakit, baka kayo, naisip nyo na rin yung ganito. Bakit ganun? Pagka sina-coach or sina-apply yung gumagawa ng strategy, nag-work sa kanila. Bakit pag ako, kahit ginaya ko, hindi nag-work? Diba? Pag ikaw nagtatanong ka ng ganun, isang patunay lang yun na mali pa yung iyong mindset. Mali pa. So, ibig sabihin, kaya naman maitama yan in the future. Dadating at dadating ka din sa point na maiintindihan mo yan. Okay, maintindihan mo yan. So most of the time, bakit kaya ganun yung nangyayari? Kasi masyado kang naiinip. Madali kang mainip. Kanina, kasama ko yung isa sa mga top leaders ng team namin. No, kasama kami kanina, nasa bayan kami. Tapos nag-uusap kami about dun sa, nag-uusap kami tungkol sa mga ano, tungkol sa mga bilyonaryo. Sa mga negosyante. Yung mga typical na traditional businessman. Yung mga bilyonaryo, yung mga hindi naman wala naman sa network marketing. Pinag-uusapan namin yun. Tapos napag-usapan namin yung part na, kasi may mga kilala akong ganun eh. May kilala akong bilyonaryo, nakakwentuhan ko na. Ibang level. Okay? B ha, B, hindi M. B. So, nakakwentuhan ko na sila. May mga na-meet na ako na ganun. Marami akong milyonaryo na kilala. Marami akong mayaman na kilala. And pagdating sa mga traditional businessman, yung mga mayayaman pagdating sa traditional business, para sa kanila, napansin ko, short term, okay? Short term para sa kanila, yung 5 years, 10 years, short term yun para sa kanila. Isipin mo yun, ha? Short term. 10 years. 5 years, 10 years ay short term. Tapos, habang nagkukwentuhan kami, napaisip ako, sabi ko, bakit kaya ganun sila mag-isip? No, bakit kaya ganun sila mag-isip? Na short term para sa kanila yung ganun, isang dekada. Tapos kung isipin mo na mabuti, gano'n lang ba katagal yung itinatagal ng isang typical na Pilipino? 70 years, no? 70 years kung di ako nagkakamali, 70 years. And usually ganun, 70 years old itinatagal ng typical na Pilipino sa mundo. So kung isipin mo short term yun, gano'n katagal ang long term sa kanila? Di ba? Tapos na-realize ko din na ang iniisip kasi nila, hindi lang more on about sa kanila. Ang iniisip nila ay yung sa mga susunod na henerasyon nila. Ganon sila mag-isip. Ngayon, isa sa mga reason kung bakit bilyonaryo sila, B, hindi M. Bakit sila sobrang yaman? Ikumpara mo sa ating mga typical na Pilipino, yung 5 years long term yun. Sobrang tagal ng 5 years. Para kayo maman, 5 years sobrang tagal. Nakakainip yan. Isipin mo na mabuti.
Nakikita nyo, napapansin nyo kung bakit yung mga mayayaman ay mayayaman at bakit yung mga mahihirap ay mahihirap. So yun yung isang part na sinasabi na na tinutukoy ko na kapag ka mali yung mindset mo, kahit anong strategy yung matutunan mo, wala pa rin kwenta. Kasi nga iba yung way ng pag-iisip mo kumpara dun sa pag-iisip ng mga taong nagkakaroon ng resulta. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Kasi baka hindi eh. Mag-iisip pa ako ng mas madali pang maintindihan. Okay, comment nga kayo dyan kung kahit papano ay naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Sige nga, comment kayo dyan para at least maintindihan ko. Kasi baka mamaya eh kung ano, baka iniisip niyo eh kung ano-ano nang pinagsasasabi ko eh. Hindi niyo naiintindihan. So, bigyan niyo muna ako ng feedback kung kahit papaano naiintindihan niyo pa ako. Okay, so nagkakaintindihan pa naman tayo kahit papaano. Okay, so maraming salamat sa mga sumasagot and welcome sa mga bagong dating. So 'yun. So ang since naiintindihan nyo naman kung ano yung sinasabi ko, yun yung i-workout nyo one step at a time. Hindi naman kailangan magmadali na maintindihan nyo kaagad. Kasi maintindihan mo lang talaga, malalaman mo kapag naintindihan mo na siya kapag may resulta ka na eh. Pag nakukuha mo na yung result na gusto mo, ibig sabihin naintindihan mo na talaga. Kasi lumalabas na siya sa result. Okay? Sa simula, naiintindihan pa lang yan ang logic mo siguro sa ngayon. Pero ang kailangan makaintindi dyan is yung subconscious mind mo. Pag naintindihan na siya ng subconscious mind mo, lalabas yung resulta. Doon magsisimulang lumabas yung resulta. Okay? Kasi pag naiintindihan mo kung ano yung sinasabi ko tungkol sa tamang mindset, personality development, pag naiintindihan ng subconscious mind mo, unang makakaintindi niyan is yung logic mo, sumunod yung subconscious mind mo. Pag paulit-ulit mo na siyang naririnig at paulit-ulit mong nire-remind yung sarili mo, then magkukusang lumabas yung action mo. So for example, kapag naiintindihan ng subconscious mind mo yung reason why mo, kung bakit gusto mong umasenso, kung bakit kailangan mo na, ay gusto mo na magbago yung buhay mo, kapag naiintindihan ng subconscious mind mo yan, isa sa mga clue ay ramdam mo. Di ba naalala nyo yung kwento ko before na ang reason why ko dati kung bakit ko gustong umasenso, this was siguro I think mga 2000, mula 2013 hanggang mga 2018 siguro. 2018. Or baka hanggang 2019 pa nga eh. Na ang reason why ko kung bakit gusto kong maging successful ay dahil ma-pride ako. Hindi ko reason why ang pamilya ko na para sa kanila. Hindi. Sinasabi ko lang yung sarili ko pero hindi totoo. Alam kong hindi totoo. Kasi hindi naman ako kailangan ng pamilya ko. No, yung family ko, mga independent yung mga yun eh. Lalo na yung nanay ko nagturo sa amin ng independency. Yung second father ko, ganun din. Yung mga kapatid ko, natuto din. Panganay ako sa aming magkakapatid. Yung dalawa kong sumunod na kapatid, independent din sila. Ngayon, independent sila. And so, hindi talaga nila ako kailangan at hindi ko talaga ramdam yun kapag sinasabi ko para sa family. Alam ko hindi totoo eh. So, ang totoong reason why ko talaga ay pride. Ma-pride kasi ako. No. Ano ibig ko sabihin? Ayaw kong dumating yung punto na sasabihin ng mga tao, ayaw kong dumating yung time na sasabihin ng mga taong hindi naniwala sa akin tapos yung mga taong minaliit ako, yung mga taong di naniwala sa akin, yung mga taong minaliit ako, yung mga taong pinagtawanan ako dahil dito sa ginagawa kong network marketing o dahil dito sa ginagawa kong negosyo. Ayaw kong dumating yung panahon na sasabihin nila sa akin na sabi ko na sa iyo eh. Buti na lang di ako naniwala sa iyo. Buti na lang di ako nakinig sa iyo yung mga kalokohan pinagsasabi mong aasenso ka. O di ba tama walang nangyari sa iyo. Pag ini-imagine ko 'yon noon, nanggigigil na ako. 'Yun yung nagbibigay sa akin ng energy. 'Yun ang reason why ko. 'Yun ang totoo. Ramdam ko eh. 'Yun ang ibig ko sabihin. 'Yun yung sign kung totoo yung reason why mo or hindi. Kapag nararamdaman mo yung gigil, yung kahit pagod ka, tapos inisip mo yung reason why mo, tapos nang gigigil ka na ulit, nagkakaroon ka ng energy, tumitindig yung balahibo mo,
Yun ang totoong reason why mo. Naiintindi, yun ang ibig sabihin, ibig ko sabihin, na naiintindihan ng subconscious mind mo yung reason why mo. Kaya lalabas yan sa action mo. Aware ka man o hindi. Okay? Namamalayan mo man o hindi, gagawa at gagawa ka ng action. Dahil yun ang sinasabi ng subconscious mind mo. O, bibigyan ko pa kayo ng another example para maintindihan nyo. No, by the way, para dun sa mga ano ko dito, sa mga members ko dito, tinuro ko 'yan sa Lifestyle Academy natin, yung Success Bootcamp, nandun 'yan. Okay, itong binabanggit ko ngayon. Binibigyan ko lang kayo ng konting clue. Nasubukan mo na ba yung I'm sure nasubukan niyo na 'to. Okay, na or naranasan niyo na 'to na naligo ka tapos ang dami mong iniisip nung naliligo ka, namalayan mo lang tapos ka nang maligo. Tapos yung bigla mong mapapatanong, bigla mong tatanungin yung sarili mo na, teka lang, nagsabon na ba ako? Nag-shampoo na ba ako? Di ba? Another example, kung ikaw ay may sasakyan or kahit motor or sasakyan, four wheel. Nagda-drive ka tapos ang dami mong iniisip, namalayan mo, andun ka na sa destination mo. Nagulat ka na lang, andun ka na. Di ba? Another example. Ito, pinaka-typical, imposible na walang nakaranas nito sa inyo kasi kahit ako. Yung mga nabanggit ko sa inyo, naranasan ko eh. Ito pa, another example. Nagbukas ka ng Facebook, pagbukas mo ng Facebook, makalipas ang ilang oras, namalayan mo na lang, na-scroll ka lang ng scroll, bigla mo na lang namalayan, teka lang, anong ginagawa ko? Ba't ako scroll ng scroll? Di ba? So imposible na hindi mo naranasan yun. Hindi ka tao kung hindi mo naranasan yun. Or nakalimutan mo lang. Inamalayan mo na lang bigla na ang layo mo na nang na-scroll mo, tsaka mo lang namalayan na, teka lang, ba't ako scroll ng scroll? Okay, yun yung subconscious mind mo nag-work. Automatic siya nag-work. Kahit hindi, namamalayan mo man o hindi, nag-work siya. Namamalayan mo man o hindi, kung ano yung iprinogram mo doon, yun ang masusunod. Kaya kung mapansin mo, pag sinabi mo na sisipagan mo na sa negosyo, magagawa mo isang beses, dalawang beses, tatlong araw, pero pagdating ng ikaapat, ikalima, isang linggo, balik ka na ulit sa dating gawi. Yun. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya yun yung mga bagay na kailangan matutunan nyo at kailangan nyong ma-develop. Okay? Yun yung mga bagay na kailangan nyo matutunan at kailangan nyo ma-develop sa sarili nyo. Kasi hanggat hindi nyo siya na-develop, hindi nyo naaayos, hindi ka magiging successful. Pwede kang kumita. No? Pwede kang kumita ng malaki. Pero hindi ka magiging successful. Hindi mo ma-achieve yung time and financial freedom na gusto mo. Merong mga tao na na-achieve nila yung time and financial freedom, pero hindi sila aware na ginawa nila itong sinasabi ko. Hindi sila aware. Akala nila ay dahil sinerte lang sila. Hindi ganun yun. Hindi ganun nag-work yun. Walang swerte-swerte. No, pagdating dito sa negosyo, swerte malas. Kung iaasa mo yun sa ganun, wala kang pag-asang umasenso kung ganun. Kung inaasa mo sa swerte malas. Okay? Walang ganun-ganun. Yung mga magsasabi na hindi kasi ako swerte sa negosyo eh, kalokohan yun. Ang totoo, tamad lang talaga sila. Tamad sila, hindi nila ginagawa kung ano yung tinuturo sa kanila, hindi sila nag-aaral. Kaya sinasabi nila na malas. Gina-justify nila as malas. Okay? That is a type of a loser mindset. And normal naman yun kapag nagsisimula ka. Kasi maraming bagay, itong mga bagay na sinasabi ko sa inyo, hindi naman ito tinuturo sa school eh. At hindi naman nila talaga ito ituturo kasi hindi rin nila alam. Kasi kung alam nila, successful dapat sila. Okay? Kung alam yan ng mga nagtuturo, successful dapat sila. Hindi nila alam. And hindi na rin nakasalanan yun. Kasi hindi naman talaga to tinuro sa atin. Majority sa atin, hindi naman tayo tinuruan ng ganito. Meron ba sa inyo tinuruan ng magulang nyo ng ganito? Kasi kung tinuruan ka ng magulang mo ng ganito, malamang yung mga magulang mo successful yan. Malamang negosyante ka din. Negosyante ka talaga. So hindi talaga to tinuturo kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang program dito is mag-aral ka na mabuti para makagraduate ka at makahanap ka na magandang trabaho. Naka-program tayo para magtrabaho. And wala namang masama doon, wala namang problema doon.
Okay, hindi naman ako against doon kasi napakalaking naiaambag ng mga empleyado sa mga negosyo. Di ba? Malaki ang naiambag ng mga empleyado sa negosyo. Pero dito kasi, since nandito kayo, ang gusto nyo kasi maging successful eh. Di ba? Yes, marami kang naiambag sa mga boss mo, sa mga negosyante na may-ari ng pinagtatrabahuhan mo. Pero this time, hindi ka na masaya sa ginagawa mo eh, kaya nandito kay. Di ba? Dumating ka sa point na napatanong ka na rin sa sarili mo na hanggang dito na lang ba ako? Di ba? Napatanong ka na sa sarili mo na ganito na ba talaga yung buhay? Magtatrabaho ka magtatrabaho hanggang sa hindi ko na kaya. Tapos ang malupit, dumating ka na sa point na napapaisip ka na kasi tumatanda ka na tapos wala kang naiipon. Paano pagtanda mo, sinong aasahan mo? Kaya nga naging kultura rin ng mga Pilipino sa kasamaang palad na ginagawang investment yung mga anak. Kaya kita inanak at pinalaki at pinag-aral at pinagtapos ay para ikaw yung mag-asikaso sa akin pagtanda ko. Paano kung hindi nila gawin yun? Paano ka? Di ba? Nagkaroon ng ganong toxic na culture ang mga Pilipino na nakakaawa din sa mga bata. Kasi hindi naman nila choice na ilabas mo sila eh. Bakit mo sila gagawing investment? Wala silang kinalaman sa mga problema mo sa buhay. Di ba? Tapos magiging investment sila. Okay, so ako pinagpala dahil hindi naman wala akong ganong magulang. Pero kung meron akong ganong magulang, hindi ko gagawin yun para sa kanila. Sabihin na nila na masama ako, sabihin na ng ibang tao na masama ako. Pero yun ang magiging katwiran ko. Hindi ko naman pinili na ianak nyo ako dito sa mundo eh. Sabihin mo nang wala akong utang na loob, bakit ginusto ko ba yun? Ginusto ko ba na magkaroon ng utang na loob? Choice ko ba yun? Bago nyo ba ako ilabas sa mundo, eh, sinabi ko sa inyo na bago nyo ako ilabas dito, ha, dapat magkaroon ako ng utang na loob sa inyo. So, ilabas nyo na ako. Wala namang ganun eh. Wala namang kontrata eh. Di ba? Kaya buti na lang, yung magulang ko is independent. Hindi umaasa sa akin. Ngayon, since hindi sila umaasa sa akin, doon ako nagbibigay. Choice ko yun. Nagbibigay ako kasi gusto ko. Nagbibigay ako kasi para sa akin, utang ko nga yung buhay ko sa kanila, pero kung inobliga nila ako, baka hindi ko ginawa. Kung sinumbat nila sa akin yung buhay ko, baka di ko ginawa. Bakit may susumbat sa akin yung buhay ko, eh, hindi ko naman pinili ito. Ito yung mga hard truths na madalang pag-usapan, di ba? Pero may mali ba dun sa sinabi ko? May mali ba dun? Kailangan ba ng anak maging utang na loob yung buhay niya sa magulang niya? Obligado ba sila na maging utang na loob nila sa magulang nila yon? Eh hindi naman nila pinili na ipanganak sila. Di ba? Ang sensitive ng ganitong klase ng usapan. Pero at least, natitrain yung utak nyo para matuto mag-isip. Kasi yun nga yung palagi kong sinasabi, di ba? Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip, hindi kung ano yung dapat isipin. No, kasi ayoko naman na ano eh. Kaya tayo may mga sarili-sariling utak. Ay para matuto tayo na gamitin yan. Gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa tama. Alright, so yun. Diba, dumating ka sa point ng buhay mo na ganun na, na panghabang buhay na lang ba ganito, hanggang kailan magiging ganito. Kaya, nandito ka ngayon. Diba, nag-try ka ng panibago na opportunity, nag-try ka ng panibago, sumubok ka ng bago kasi gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Diba, tama naman, diba? Kaya, sa simula, one step at a time. At ako naniniwala ako na there is no such thing as wrong timing. Siguro nasasabi lang natin yan bilang tao dahil para lang mailabas yung frustration natin. Pero naniniwala ako na kung kailan ka nagsimula sa negosyo mo, kung ano yung edad mo ngayon, yan yung tamang oras para sa'yo. Okay? Naniniwala ka man sa Diyos o hindi, ano man ang relihiyon mo o hindi, kasi ito, nabanggit ito sa Bible eh. No? Pero hindi ako nagpo-promote ng kahit anong religion. Na there is always a right time for everything.
It's either Proverbs yan o Ecclesiastes. Ang ganun. Parang nabasa, basta nabasa ko yun sa Bible. Yung ganun. There's always a right time for everything. May tamang panahon kung kailan dapat magtanim, may tamang panahon kung kailan dapat umani, may tamang panahon kung kailan dapat magdilig, may tamang panahon kung kailan dapat tumulong, may tamang panahon sa lahat. May tamang panahon para bumuo ng pamilya, at yung tamang panahon na yon ay hindi kung ano yung sinasabi ng society. Malalaman mo yung tamang panahon na yon pag yun na yung panahon mo. Medyo ano to eh, medyo komplikado kasi walang makakaalam kung kailan yung tama na yun eh, yung tamang panahon na yon. Pero naniniwala ako na kung kailan tayo nagsimula sa negosyo natin, yun yung tamang panahon. So for example, ganito. Bakit kailan ko to naunawaan? Siguro mga 2017 or 2018 ko to naintindihan itong sinasabi ko. So sa nagsimula ako sa negosyo 18 years old. No, 2013, 18 years old. So minsan naisip ko, sabi ko dati, swerte ako kasi bata ako nagsimula. Pero later on na-realize ko na hindi swerte 'yon. 'Yun yung tamang panahon para sa akin. Bakit? Kasi kailangan kong maranasan yung napakaraming pagkakamali para hindi na maranasan niya na magiging mga members ko, na mga magiging grupo ko, na magiging estudyante ko. At kahit hindi ko kayo maging estudyante, kahit kayong mga hindi part ng team ko, kayong mga natuturuan ko, nanonood sa YouTube ko, nanonood dito sa live, mga silent viewers, di ba? Kahit na hindi part ng team ko, kailangan kong maranasan yon, yung mga bagay na yon, yung dami ng pagkakamali, kailangan kong maging unethical networker. Kinailangan maging unethical networker para malaman ko kung paano gagawin yung pagiging ethical networker. Paano gagawin yung negosyo sa ethical na paraan? Kinailangan kong maranasan yung mga yon. Bakit? Kasi bata pa ako. So kahit magkamali ako ng ilang taon, okay lang. Kasi after that, bata pa rin ako. Yun yung ibig sabihin sa akin noon. Na tama yung time para sa akin nung nagsimula ako. Kaya kung kayo ay mas bata pa sa akin, mas malaki yung blessing na matatanggap nyo. Okay, mas pinagpala pa kayo. No, kung mas bata kayo sa akin. At kung bata ka nagsisimula ngayon, katulad ko na 18 years old nagsimula, ang haba ng oras mo, maraming pagkakamali. Magkamali ka man for the next 3 years. Ilang taon ka nun? 21? Matanda ka na ba? Kasi ito, isipin mo, ako feeling ko ang tanda-tanda ako na, pero lahat ng mga makakausap ko, kanina meron akong kausap na agent sa banko kasi meron akong inopen na account sa banko tapos nag-invest ulit ako. Tinanong ako nung agent doon, ilang taon na po kayo sir? Sabi ko, 25 na ako. Palagi nilang reaksyon, naku sir, ang bata mo pa. Para sa akin, ang tanda-tanda ako na eh. Pero hindi kasi yun eh. Yung edad ko kasi yung bata. Pero yung pag-iisip ko, matanda na eh. hindi normal yung pag-iisip ko sa edad ko. Bakit? Kasi na-expose ako sa mga mas matatanda sa akin na successful na tao. Kaya patuloy kong ini-expose yung sarili ko sa mga ganong tao. Sa mga mas matatanda sa akin or sa mga mas successful sa akin kahit mas bata pa sa akin or kahit kaedad ko. Pero mas successful kumpara sa akin, ina-expose ko yung sarili ko sa kanila. Kinikilala ko sila, kinakausap ko sila, gumagawa ko ng paraan para makakausap sila, makakwentuhan sila. Ina-expose ko yung sarili ko sa ganun. Or simpleng panunood sa mga content na ginagawa nila kung sakaling meron man. Ina-expose ko yung sarili ko sa ganun. And then dun nagsimula na matrain yung isipan ko. So kaya kung bata ka pa lang nagsisimula ka, mas bata ka sa akin, 'di ba? Ginagawa mo 'to, napakikinggan mo ako, ina-apply mo 'yung mga tinuturo ko sa iyo. Ang mas maswerte ka kumpara sa akin. So 'yun 'yung dating para sa akin ng tawag dito ng kung bakit ako nagsimula ng bata. Kung bakit dumating 'yung tamang opportunity at grinab ko 'yung opportunity na 'yon na nagsimula ako ng bata. Even though hindi naman ako, even though umalis ako sa kumpanya na 'yon, pero ang dami ko natutunan dun eh. Marami, more on personality development talaga. Hindi income, pero bonus lang talaga yung pera. Pero yung personality development, panghabang buhay ko to dadalhin eh. Hanggang pagtanda ko, hanggang ngayon, ipapasa ko na tuloy sa inyo. Diba? Imaginin mo yun, nang dahil lang naka-experience ako ng sobrang daming failures, sobrang daming pagkakamali,
dami kong natutunan, dami kong inaral lang dahil lang doon, libo-libo kayong nagbe-benefit. Kayong mga nanonood sa akin, hindi lang dito sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ang dami nyo nang nanonood at ang daming natututo, ang daming namomotivate, ang daming na-inspire, na dahil lang sa simpleng pag-aaral ko, pag-educate ko sa sarili ko, na dati ang iniisip ko lang naman, para sa sarili ko lang naman yun, di ba? Gusto ko lang naman kasing umasenso, para sa akin lang naman, pero dahil doon, at dahil hindi ako sumuko, at dahil nagtuloy-tuloy ako, tingnan nyo, gano'ng kayo karami na nagbe-benefit ngayon. Pero i-imaginein mo na lang, what if a year ago, 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, lalo-lalo na yung lowest point ng buhay ko, 2016. What if nag-quit ako nung mga time na yun? Sinabi ko na, hindi to para sa akin. Malas ako sa mga ganito eh. Kasi 3 taon na rin naman ako nasa negosyo nun. So, pwede ko nang sabihin na ganun. Kasi bagsak ako nun eh. Hindi ako zero, negative pa. Bound ako sa utang. Wala akong pinagkakakitaan. Kung dati naranasan ko 2014 na magutom, walang makain, 2016 naranasan ko ulit yan. 2 beses. Akala niyo isa lang? 2 beses naranasan ko na naman. Pwede ko nang sabihin at that moment na hindi yata talaga to para sa akin. Kasi 3 taon na eh. 3 taon na. Hindi yata to para sa akin. Siguro para sa kanila lang talaga to. Siguro malas lang talaga ako sa mga ganito. Swerte-swerte lang. Imaginin mo kung ganun yung sinabi ko. Walang ethical nation yun. Tama si Marites. Walang ethical nation. Walang Team Genuine. Walang Serrano Academia. Walang Carl Serrano. Nagpapawiran pa rin kayo hanggang ngayon. Di ba? Pinipilit nyo pa rin yung sarili nyo na magsinungaling sa mga tao para lang mapasali sila. Kasi hindi nyo alam eh. Kung ano yung gagawin eh. Di ba? Imaginin mo yun. Kaya meron akong post last time. Meron akong post dati na sabi ko, kung ikaw ay, kung inisip mo mag-quit o mahilig ka mag-quit o quitter ka, napaka makasarili mong tao. Yun ang ibig ko sabihin dun. Actually, in-explain ko na rin naman sa post na yun. Matagal na post na yun. Siguro last year pa yun. Yun ang ibig ko sabihin. Na kapag sumuko ka, napaka makasarili mo. Sarili mo lang iniisip mo. Bakit? Kasi kapag nagtuloy-tuloy ka, naging successful ka, imaginein mo kung gano'ng karaming tao yung matutulungan mo. Katulad nitong ginagawa ko ngayon. Gano'ng karaming tao yung ma-inspire mo, gano'ng karaming tao yung matuturuan mo na umasenso katulad mo. Yun yung mga mawawala ng dahil lang sumuko ka ngayon dahil nahirapan ka. Napaka makasarili mo. Ngayon, ang tanong ko, papayag ka ba na ganun? Ako, naniniwala ako na hindi ka ganong klase ng tao. Naniniwala ako na hindi ka makasarili. Naniniwala ako na matulungin ka. Naniniwala ako na hindi lang sarili mo yung iniisip mo. Naniniwala ako na ganun. Pero kung iniisip mo na susuko ka na ganyan, napaka makasarili mong tao kung ganun. Kasi yung sanang mga tao na mai-inspire mo at matutulungan mong mabago yung buhay, kahit isa nga lang eh. Kahit isang tao lang yung mabago mo yung buhay eh. Kasi hindi mo naman alam kung yung isang tao na matulungan mo mabago yung buhay, hindi mo alam kung gano'ng karaming tao yung babago, gano'ng karaming buhay ang babaguhin nun eh. Hindi mo alam, di natin alam. Kaya nga sa akin nabanggit ko sa mga videos ko before, na kahit isang tao lang yung ma-inspire ko na maging successful at magbago yung buhay, okay na ako dun kasi hindi ko alam kung gano'ng karaming tao yung babaguhin niya ang buhay. Diba? Kaya, nagpapasalamat ako sa nagdala sa akin sa network marketing. Kahit na hindi ko na sila kasama ngayon, yung mga naunang mentors ko before, kahit hindi ko na nakakausap ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Grateful pa rin ako sa kanila. Lalo na yung tropa ko na nagdala sa akin sa network marketing. Kung hindi dahil sa kanila, wala ako dito ngayon. Wala akong tao na i-inspire, wala akong natutulungan for the past 7 years. Hindi ko na hindi ko nalaman yung purpose ko sa buhay. Kasi ito yung purpose ko sa buhay. Di ba? Makapag-contribute. Makapagbalik din. So, sa simpleng ganito, simpleng live natin, simpleng training natin na ganito, nakapag-inspire ako. Na-inspire ba kayo? Kasi baka ako lang yun eh. Comment nga kayo dyan. Na-inspire ba kayo? Comment nga kayo dyan. Marami ba kayo natutuntunan? Kasi baka feeling ko lang yun. Baka assuming lang ako. Wala naman pala kayo natututunan. Ako lang nag-iisip nun. Comment nga kayo dyan. Kung mayroon pa akong kausap dyan.
itong mga ganitong session natin as much as possible, gagawin ko, sasanayin ko yung sarili ko na ipaalala sa inyo. Kasi every week naman ito ginagawa. No, at least once a week, ipapaalala ko sa inyo. Gagawin ko yung best ko para may ipaalala sa inyo kung saan ka papunta at kung ano yung potential success na naghihintay sa'yo kapag nagtuloy-tuloy ka lang. Kasi kung meron kang dapat pakinggan, gusto mong umasenso, alam nyo naman na to eh, acne na kayo dito, alam nyo na to, na kung gusto mong umasenso, gusto mong magbago yung buhay mo, kung may dapat kang pakinggan, yun ay yung mga taong nagbago ang buhay at umasenso. Hindi yung pamilya mo na hinihila ka pababa, yung mga kaibigan mo na pinagtatawanan ka, or yung ibang tao na nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya. Di ba? Napaka-ironic bakit natin sila pinakikinggan. Yung mga wala nga silang narating sa buhay. Masakit yun, lalo na pagdating sa family. Masakit na katotohanan yun. Pero, yun ang totoo eh. Ayokong mag-end up na katulad ng mga family members ko na hindi umasenso, na naghirap sa buhay. Ayokong maging katulad nila. Mahal ko sila. Nirerespeto ko sila. Pero hindi kailangan na maging katulad nila ako. Hindi kailangan na gayahin ko sila. Dahil mahal ko sila at dahil nirerespeto ko sila, gagayahin ko sila. Hindi. Sarili ko yung buhay ko. Sabi nga, tayo yung may hawak ng lapis ng buhay natin. Huwag mo ipasulat sa iba yung mga chapters ng buhay mo. Ikaw humawak ng lapis mo, ikaw magsulat. Di ba? Ikaw magsulat ng libro ng buhay mo. At the beginning of our lives, simula ng buhay natin, eh wala pa tayong kamalay-malay, mga bata, nung bata pa tayo, eh syempre ibang sumusulat eh. Iba yung sumusulat ng libro ng buhay natin kasi wala pa naman tayong malay eh. Pero ngayon, alam mo na may malay ka na, sa tamang edad ka na. Okay, may muwang ka na sa mundo. Dapat ikaw nagsusulat. Dapat ikaw nagsusulat ng ano, ng libro ng buhay mo. Huwag mo ipasulat sa iba yan kahit pa sa magulang mo. Kasi masyado tayong na ano eh, tawag dito, huwag suwayin ng magulang. Eh paano pala kung mali na yung sinasabi at tinuturo nila? Susundin mo pa rin kasi magulang, dahil huwag suwayin ng magulang. Hindi ko ina-advocate na suwayin ng magulang. Ang punto ko dito ay kung mali na yung sinasabi nila sa'yo, kung mali na yung tinuturo nila sa'yo at ipinagagawa nila sa'yo, bakit mo susundin? Hindi excuse yung pagiging magulang para sundin mo yung sinasabi nila kahit mali na. Kung sakali man may mga magulang na nanonood, no? Real talk. With all due respect sa mga magulang, hindi ko to sinasabi para mawala ng galang sa inyo. Hindi. Sinasabi ko to kasi hindi excuse yung pagiging magulang para gawin mo kung ano yung mali pagdating sa anak mo. Hindi porket nakatatanda ka, eh hindi ka na nagkakamali. Wala naman sa edad kung, wala na, hindi naman nakabase sa edad natin kung mali o tama yung ginagawa natin eh. Diba? So yun. Yun ang, ano ko sa inyo, reminder. Okay, every week, gagawin ko yung best ko para ma-remind sa inyo kung ano yung naghihintay sa inyo. Once na maging successful ka, unang-una magbe-benefit, syempre ikaw. Pero imaginein mo yung dami ng tao na magbe-benefit, yung dami ng tao na pwedeng magbago ang buhay nang dahil naging successful ka. Lalo't lalo na nandito tayo sa napakagandang industriya ng network marketing, na kung saan, para ka umasenso, kailangan mo natulungan, turuan yung mga tao na seryoso na umasenso din. Okay? Ulitin ko ha. Gabayan, turuan yung mga taong seryoso din umasenso. Kasi kung dati kasi, di ba, sinasabi sa network marketing, dapat tulungan mo yung mga tao mo na umasenso. Eh paano kung hindi naman sila seryoso? Anong may tutulong mo sa kanila? And ayaw naman nila magpatulong. Hindi ko na problema yan. Hindi ko tutulungan yung taong ayaw tulungan yung sarili niya. Diba? Kaya ako kayo ginaganito. Part man kayo ng grupo ko or hindi. Kasi
kahit nasa ibang company ka, maganda kung nasa ibang company ka tapos may mga unethical networkers doon, tapos maging successful ka sa ethical na paraan, malay mo. Diba? Malay mo, ikaw yung makapagpabago doon. Malay natin. Ikaw yung makapagpabago sa sistema nila. Eh, di mas dumadami yung mga ethical networkers dito sa buong Pilipinas. So, palagi niyo yung tatandaan. One step at a time. Mag-focus ka sa pag-improve sa sarili mo, sa ugali mo, sa pag-iisip mo. Mag-focus ka na i-improve yan. Okay? And then, gawin mo yung mga daily activities na kailangan mong gawin para kumita, magbenta ka. Yung basics. Magbenta ka, mag-prospecting ka, i-present mo yung business kung nagpe-present kayo ng business. No? I-share mo yung negosyo sa maraming tao kung nag-build ka ng organization. I-share mo yung product sa maraming tao kung nagbebenta ka ng product. Gawin mo yung mga daily activities mo. And bawat ma-experience mo na struggles, palagi mong tatandaan, palagi mo itatanong sa sarili mo, ano yung lesson na kailangan kong matutunan dito? Yan yung isa sa mga na-train ko din sa sarili ko. Every time na meron akong struggle na nararanasan, tinatanong ko yung sarili ko, ano yung lesson na kailangan kong matutunan dito? Kasi hanggat hindi ko natututunan yun, hindi ko yun malalampasan. Akala nyo ba kaming mga nandito na sa taas, na may mga na-achieve na level ng success, eh wala nang problema sa buhay? Hindi. dami pa rin. No? Pero sa amin, nagiging challenge na lang talaga siya eh. Hindi na namin siya nakikita sa gabal, sa success. Hindi na eh. Naintindihan na kasi namin eh. Na-challenge ito. Pinapag-level up kami ng mundo. Yun ang reason kung bakit kami nakakaranas ng ganong hirap. Pinale-level up kami ng mundo. Ganon din sa inyo. Kami, naintindihan na kasi namin. Kaya hindi namin nagiging option na itigil na lang, sumuko na lang. Matagal nang wala sa option namin yun. Kung kayo na naiisip nyo pa yung ganun, ibig sabihin, nasa mababang level ka pa lang. And that's fine. Okay lang yun. Basta as long as willing ka naman nalampasan yung level na yan, malalampasan at malalampasan mo yan. Okay? So, I hope marami kayo natutunan dito sa ating live session. And make sure apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo. For additional resources para sa mga hindi parte ng aking grupo, no, hindi parte ng team ko, Team Genuine. Additional training resources, marami kayong makikita sa links sa description nitong video nito. Kung pinapanood nyo to sa Facebook, nasa taas yung description. Kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa ilalim yung description. So marami pang mga additional training resources diyan na makakatulong sa inyo kung hindi kayo part ng aking team. So mga part ng team ko, kompleto na tayo doon. So balik-balikan nyo na lang yung mga lessons doon. So once again, I hope marami kayo natutunan. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Same time next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.